O mag-time management na kailangan meron kang i-alat na oras para sa lahat ng aspects ng trabaho. Alright, Sherrod mga idol, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw yung video na ating papanoorin at magbibigay po tayo ng ating sarili nating komento ay itong pag-share ni Vice President Sara Duterte sa kanyang naging experience bilang mayor ng Davao City at yung mga plano niya ngayon siya na ang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Lahat po yan ay pinag-uusapan nila ni Pastor Kibuloy dito sa Isiminay News sa kanyang exclusive interview. So tara at pakinggan po natin mga idol. Pakinggan natin yung pag-share ni Vice President Inday Sara Duterte at sigurado mayroon po tayong magugustuhan at matutunan sa kanyang mga plano bilang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Time, iba yung parenting skills ko. Galing ako doon sa kung ano yung traditional na parenting skills ng Filipinos na kung ano yung sinabi ng magulang, yun yung masusunod. Hindi na pwede magsalita yung anak. So, ganun at the time yung parenting skills ko. And then, nagkaroon ako ng break from 2013 to 2016. Nasa private sector ako. Doon naman na-enjoy ko yung law practice. And nagkaroon ako ng time na sa mga anak ko. And dalawa na yung anak ko at the time. So, na-enjoy ko yung growing up from baby to toddler nung second child namin, si Stingray. And then, nung bumalik ako nung 2016, I was older and I was wiser already. Opo. So, natuto na ako mag-time management na kailangan meron kang i-alat na oras para sa lahat ng aspects ng trabaho. And then kung ano yung gusto ng mga tao, and then kung ano yung kailangan mo na gawin sa pamilya. So, yun yung, hindi ko lang alam kung napansin din ninyo yun. I was more relaxed as mayor noong 2016. Parang nasanay ka na, then yung time management mo, nakita mo na na magagawa mo na for the family and for your job. Yes, opo. Pero ang fear ko lang talaga, Pastor, is that every time meron akong new term, napansin ko kasi meron ding mga malalaking traumatic incidents na nangyayari sa ating syudad. Tulad ng first term ko, nangyari yung baha na 30 yes. ang namatay noong 2011. So that was 2011 was a very tumultuous year for me. And then, nung second ko naman na term is yung Rojas Night Market bombings. Oh, yeah. Opo. Oh. July ako umupo as mayor pagka September. We had, if my memory serves me right, 15 dead doon sa Rojas Night Market bombing. And then, nangyari din yung NCCC fire. Na madami din ang namatay. So, yan yung mga learning experiences ko, yung mga incidents na yan. And nung second term ko nung 2016, Pastor, dun din namatay si Larry, yung fish vendor na tinamaan ng shrapnel after sinunog yung box plant sa Lapanday. Yeah. And dun din, meron ding isa pang namatay na junior officer ng Armed Forces of the Philippines dito sa Pakibato District na medyo naging aggressive, very aggressive and passionate ako in solving the insurgency problem natin dito sa syudad ng Davao. So, and then when nung dumating yung 2019, gusto ko na kasi naisip ko, oh, there's only baka this term and then baka hindi na ako maka third term as mayor kasi baka bumalik si PRD kasi 6 years lang.
Ayan mga idol, no, pag pinapakinggan natin si Vice President Inday Zara, talagang makaka-focus ka, parang gusto mo na lang pakinggan ang kanyang mga sinasabi kasi malaman mo talaga na ang kanyang sinasabi ay parang natural lang, normal lang na kung sino yung kausap niya, wala nang halo-halo pang kaplastikan o ka ano, kaiklabos. yan na yung napansin ko. Kaya ang sarap pakinggan habang siya ang nagkikwento. So, alam ko ganun din ang inyong nararamdaman habang pinapakinggan nyo ang interview niya dito kay Pastor Kibuloy. Parang ang sarap pakinggan habang nagkikwento siya. Ang term niya as president. And that was the time na I was thinking about legacies already as city mayor. So, isip ko, we wanted a national museum for Davao City. We wanted a very nice Museo Davaoeno. We wanted a library. We wanted more parks for Davao City. Yung mga ma-enjoy ng mga future generations of Davaoenos. So yun yung mga naisip ko na during my third term as mayor. So hindi ko inexpect na hindi ako mag-third term as mayor because I would go to a national position. So itong sa national position ko naman ngayon when I was when I sat as a vice president, medyo nahirapan din ako dahil dalawang offices siya. So meron kaming Office of the Vice President and then meron kaming Department of Education. And iba din yung magkaiba yung mandate nila. So ang unang ginawa ko talaga is to create two teams na hindi nagko-crossover yung mga teams so that makatutok sila iba yung sa trabaho. Depend, iba yung sa OBT. Yes, opo. Para makatutok sila sa trabaho because I ang ganda ng kanyang plano dito na ginawa, no. So gumawa siya ng separate na team para dito sa Office of the Vice President at sa Department of Education. So napakaganda, tama nga sinabi niya para hindi sila mag-crossover, para hindi komplikado, para yung bawat empleyado ng bawat grupo na ito, for example sa Office of the Vice President, sa DepEd, ay doon lang sila magpupukos. So, ayan, saludo po ako sa inyo, at alam ko yung mga viewers po natin, supporters po natin, ay talagang sasaludo din sa iyo, Vice President Inday Zara, dahil dito sa napakagandang plano at idea na naisip nyo. Napaka-concrete. Felt na if one person is straddling two offices, baka ma-confuse siya ba? Ano ba ako ngayon? OVP? Ito ba ang trabaho ng DepEd? So yun yung pinakaunang ginawa ko. Nag-define ako ng grupo for Office of the Vice President and nag-define ako ng grupo for the Department of Education. Karamihan ng mga nasa Office of the Vice President ay yung mga kasamahan ko din dito sa City Government of Davao. Kasi ang mga dinala ko na projects sa Office of the Vice President were success stories natin. Nationalized na ngayon. Yes, opo. Success stories natin dito sa Davao City. So I wanted to share that with other LGUs. Kasi sa Office of the Vice President, kasi Pastor, walang permanent na institutionalized na project doon sa loob. Ang natutuloy lang every new vice president is yung medical and burial assistance na from the time of Vice President Noli De Castro. So yun lang yun. Tapos naisip ko, dalhin yung mga success stories for the Office of the Vice President. Pero yung plan talaga namin, vision namin for that office, yung permanent na iiwan namin doon na project is yung office talaga or permanent office and residence ng future Vice President. So isa yun sa mga tinatrabaho namin. And the institutionalization of the security ng Office of the Vice President. So yun yung after 6 years, hopefully, maiwan namin dyan sa office na yan. So yung mga, ano ngayon, yung mga satellite offices mo all over the country, do you go to them?
or you have a deputy to attend to those? Yes, opo. Ang itong very unique no na nagawa natin ngayon, Pastor, lang na nangyari, oh. Satellite office ng Office of the Vice President. Natutunan ko din dito sa rin. City Hall. Opo. Natutunan ko sa... So malaking experience yung naging mayor ka dito. Nakita mo na lahat kung ano dapat gawin. Oo. In the 3 terms, madami talaga akong natutunan. And I would really say na pinakamaganda na umakyat sa mga national positions are the mayors and the governors. Mayors, yes. Kasi... So, yun nga mga idol, no? Yung sa mixing part na kinuha po natin dito sa seminar, exclusive interview ni Pastor Kibaloy kay Vice President Sara Duterte. So, ito nga yung mga punto niya, nabanggit niya nga dito, no? Yung mas maganda daw na umakyat sa mataas na posisyon ng ating gobyerno ay galing sa mayor and sa gobernador. Kasi kumbaga, experyensyado na sila, parang humahawak kasi ng isang area, ano, kagaya siguro ng munisipyo at Kapitolyo. So, may hinahawakan. So, pag umakyat ka sa mataas, ay may idea ka na kung ano yung iyong gagawin. So baga, pwede mo makopya, ay kagaya ng ginawa ni Vice President Sara Duterte, yung kanyang experience sa LGU bilang mayor ng Davao City, ano? So ginamit niya, ginamit niya diyan sa Office of the Vice President. So at saludo po tayo sa ating Vice President, kasi ngayon lang nangyari na may mga satellite offices itong Office of the Vice President, na kung kailangan ng ating mga kababayan, so madali pupuntahan dahil may mga satellite. So napakadali. At yung plano niya naman dito sa Department of Education ay napakaganda. So imagine mo, mayroon na tayong 24/7 na customer service para sa mga complaint doon sa mga ano, sa mga estudyante na mga inaabuso o sa mga batang inaabuso. So nakita natin 'yan sa una nating upload nung nakaraang linggo. So napakaganda din. Marami siyang programa na nakita po natin na talagang ang makikinabang ang ating mga kababayan. So lahat makikinabang po dito. Ano? So mapa nandito tayo sa sentro o mapa probinsya, alam natin makikinabang pa. At aabangan po natin na talagang itong Vice President po natin ay katuwang ito ng ating Pangulo, ano, para sa pag-unlad ng ating bansa, sa pagbawi ng ating ekonomiya, ano. So ito ay katuwang natin. Aasahan pa natin na mas marami pang magagandang proyekto itong Office of the Vice President. Ayan, na makakatulong sa atin lahat. So yan lang po yung nakuha natin, yung maiksing video. So mamaya isi-share po natin kung bakit umatras ito si Inday Sara Duterte sa pagtakbo bilang Pangulo ng ating bansa. Ano ba yung kanyang pinakarason na supposed to be ay pwede siyang tumakbo bilang Pangulo ng ating bansa? At alam natin na malakas at malaki yung kanyang chance na mananalo talaga siya. Alam natin yan kasi ang legacy ni Tatay Digong talaga. So napakaganda. Napakaganda rin naman yung iniwan ni Tatay Digong. Napakaganda yung kanyang legacy. Kaya kung tumakbo man si Inday Sara, alam natin mananalo. Pero pinagbigyan niya nga yung ating Pangulo ngayon, Ferdinand Bongbong Marcos, na mamuno sa ating bansa. So suportado natin. At lahat po tayo ay suportahan po natin yung ating administrasyon. Suportahan po natin ang dalawang magagaling na namumuno sa ating bansa. So ito po si President Bongbong Marcos at si Vice President Inday Sara Duterte, para naman umangat yung ating bansa. Maraming salamat, at yan po yung ating update. Thank you sa inyong lahat.